Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 13, 2021. Ako si Barbie Mula at ito ang balitang A to Z. Kabayan Noli De Castro umatras na sa Senate race 5 araw lang matapos maghain ng kandidatura. Aksyon Demokratiko sinabi namang mananatiling miyembro ng partido ang naturang TV icon. At Aksyon Demokratiko may alitan nga ba sa loob ng kanilang partido? Ipinunto ng ibang taga-subaybay ang magkasunod na pag-atras ni Kabayan bilang kanilang pambato sa Senado at resignation naman ni Cesar Chavez bilang Chief of Staff ni Moreno. Online platforms inutusang itigil ang pagbebenta ng mga makinang kayang mag-send ng text blast sa mga cellphone malapit dito. Ito'y matapos makatanggap ng emergency text message ng mga tao sa COMELEC tent tung isang linggo na sumusuporta umano sa kandidatura ni Bongbong Marcos. IATF, aprobado na ang Alert Level 3 sa NCR simula October 16. Pero medical community tutol sa anilay maagang pagluluwag ng quarantine restrictions. At sa ating showbiz balita, megastar Sharon Cuneta naiipit sa sabay na pagtakbo bilang ikalawang pangulo ng asawang Kiko at suhing Senator Tito Soto. Magandang gabi, Kabayan Noli De Castro umatras na sa Senate race. 5 araw lang matapos maghain ng kandidatura, kinumpirma naman ng COMELEC na natanggap na nila ang formal na pag-atras ng Certificate of Candidacy nito. Dahilan ni Kabayan at reaksyon ng kanyang mga kapartido sa report na ito. Mga kapamilya, Kabayan, mga kapamilya, ito na po ang huling gabi ko sa TV Patrol. Matapos po ang malalim na pagsusuri at mataimtim na pagdarasal, ako po ay nagdesisyong tumakbo bilang senador sa halalan sa susunod na taon. Huwebes, October 7, ginulat ng Batikang broadcaster na si Kabayan Noli De Castro ang Pilipinas nang magpaalam sa mga programa nito sa ABS-CBN para magbalik politika. October 8 ay humabol ito sa last day ng COC filing para kumandidato sa pagkasenador, kapartido, si Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno. Pero matapos ang 5 araw lang, bigla itong umatras sa laban. Sa pahayag ngayong October 13, nagpasalamat si Kabayan sa pagtanggap sa kanya ni Moreno sa partido. Pero pagkatapos raw ng pagninilay ay nabatid niyang mas makatutulong siya sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pamamahayag. Nire-respeto naman daw ni Moreno ang desisyon ni Kabayan. With due respect to Kabayan Noli De Castro, and I believe and I support this decision because there is a personal reason behind it. And I'm not in the liberty to tell the public to state that situation. Aminado naman si Aksyon Demokratiko Chairperson Ernest Ramel na nalungkot sila sa desisyong ito. Pero patuloy anya na magiging parte ng partido si De Castro na siyang magiging sanggunian ng grupo ukol sa serbisyong publiko. Si De Castro ang nanguna sa senatorial race noong 2001 pero hindi nito natapos ang 6 na taong termino kasunod ng pagkakasungkit nito ng vice presidency noong 2004. Bumalik ito sa broadcasting taong 2010 para maging anchor muli ng primetime newscast ng ABS-CBN na TV Patrol at radio host naman sa DZMM. Kasunod ng pag-alis ni Kabayan para sana magbalik politika nito lang nakaraang linggo, inilagay ng ABS-CBN si Karen Davila bilang kapalit niya sa TV Patrol. Wala pang pahayag ang naturang estasyon ukol dito. Magandang gabi, Bayan! Sa kaugnay na balita, Aksyon Demokratiko nilinaw na walang alitan sa loob ng kanilang partido. Kasunod ng resignation ni Cesar Chavez bilang Chief of Staff ni Manila Mayor Isko Moreno, nagbabalita si Micaela Ilaw. Nitong Agosto lang nang mag-resign bilang Chief of Staff ni Manila Mayor Isko Moreno si Cesar Chavez para bumalik sa dati niyang pinagtrabahuan na radio station. May mga balita na dahilan ng pag-alis nito ay alitan sa loob ng grupo. Pero naglabas ng paliwanag ang political strategist ni Mayor Isko na si Angelito Banayo tungkol sa mga espekulasyon.
Aniya, masyadong inaangguluhan ang intrigang pagbalik ni Chavez sa isang media program. Dagdag pa ni Banayo, matagal nang sinabi ni Chavez sa alkalde na na-offeran ito ng mataas na posisyon noon sa istasyon dahilan ng kanyang pag-resign bilang chief of staff. Sinabi pa aniya ni Mayor Isko kay Chavez na magandang career ito sa kanya. Dagdag pa ni Banayo, tigilan ang mga chismis at maling espekulasyon. Sinabi rin ni Aksyon Demokratiko Chair Ernest Ramel na may mga taong gagawin ng lahat para masira ang isang kandidato, lalo na ngayon. Focus na muna si Mayor Isko at Aksyon Demokratiko sa COVID-19 response at sa pagtulong sa mga Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Substitution sa kandidatura, ito ang matunog na tema ngayon sa gitna ng suspetsya ng ilang taga-subaybay na posibleng palitan ng ibang kandidato yung mga naghain na ng kanilang COC nitong nakaraan. Kung ang election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang tatanungin, pabor ito sa panukala ng ilang mambabatas na iban na ang substitution rule sa halalan. Paliwanag ng grupo, nagagamit ito bilang estratehiya para lituhin ang mga botante. Nanawagan naman ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL sa COMELEC na aksyonan na ang issue. Dapat magkaroon ng batas na i-abolish na yung mga substitution na yan. Abolish na completely. Siguro ang maaari lang na substitution, palagay mo, namatay yung kandidato. At ang dapat papalit, pareho din ang family name kasi nakalagay na sa balota yun eh. At saka, the same party. Hindi yung naghahagilap pa kung saan, ay naku, taong gumagawa ng ganyan. Hindi na dapat bigyan ng pahalaga o pag-isipan ng mga botante. Dapat naman medyo mas disente ang pagpapatakbo ng eleksyon natin. So dapat makialam siguro dyan ng COMELEC at magpasa sila ng resolution na sinasabi na hindi pwede yung ganyan. Ipinatitigil ng National Telecommunications Commission sa Facebook, Lazada at Shopee ang pagbebenta ng SMS blast machines. Sa ipinadalang cease and desist order, ipinagbabawalan nito ang mga online platforms na magbenta ng makina at software na kaya magpadala ng text blast sa mga cellphone sa kalapit na lugar. Ayon sa ahensya, walang pahintulot ang mga shopping platforms na magbenta ng mga ito at posibleng may paglabag ito sa batas tulad ng Radio Control Law. Matatandaang nakatanggap ang mga cellphone sa paligid ng COMELEC 10 sa Sofitel noong isang linggo ng emergency text message na sumusuporta umano sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Ayon sa Lazada, aalisin nila ang lahat ng nagbebenta ng naturang kagamitan samantalang walang pahayag pa ang Shopee at Facebook hinggil dito. 97 ang nag-apply para maging Pangulo ng Pilipinas pero sa 6 na sikat na presidential aspirants, sino nga ba ang pinakamayaman sa kanilang lahat? Nagbabalita si Giselle Simon. Nangunguna sa may pinakamalaking network si Senador Manny Pacquiao pagdating sa presidential candidate. Kamakailan kasi nag-anunsyo ito na tatakbo ito sa susunod na halalan sa mas mataas na posisyon. Bago pasukin ng politika, nagsimula si Pacquiao bilang boksingero at naging pangatlo sa pinakamayaman na boksingero sa buong mundo. Dahil sa kanyang matagumpay na karera, sa pagboboksing umabot sa 3.187 billion network nito na nagkaroon ito ng 2 bahay sa ibang bansa at 5 bahay sa Pilipinas. Mayroon itong sariling private beach resort sa Sarangani at napapabalitang mall sa nasabing lugar at marami pang iba. Bago pa man pasukin ng politika, kilala na si Pacquiao na isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Ang kanyang kayamanan ay nagmula sa parehong mga laban at pag-endorso. Pumapangalawa naman sa kanya ay si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayroong 441.97 million network noong 2013. Ang nasabing network ay galing sa kanyang pamana na yaman mula sa kanyang mga magulang. 25 hektaring lupain sa Cabuyao, Laguna. 57 hektaryo sa Paway sa Ilocos Norte. Shares stock din ito na 23.6 million at 10 residential properties. Mayroon rin mga assets si Marcos sa labas ng bansa kaya umabot sa higit 400 million ng kanyang net worth. Isa ang mga Marcos sa pinakamakapangyarihan at mayamang pamilya sa Pilipinas.
Si Manila Mayor Isko Moreno naman ang pumapangatlo sa may pinakamalaking network pagdating sa presidential aspirants. Inanunsyo ni Isko na mayroon siyang 70 milyon na sal-en o higit pa dito. Bago pa man siya naging mayor, pinasok na nito ang pagiging artista. Naging DSWD undersecretary rin bago maging vice mayor at kasalukuyang mayor ng Maynila. Mapapansin noong mga nakalipas na buwan ay tinanggap ni Isko ang isang advertisement habang siya pa ay mayor. Ayon kay Isko, bukas naman ito sa kanyang sal-en sakaling gustong malaman ng publiko. Sumusunod naman kay Isko ay si Senador Ping Lacson na mayroong 58 million na net worth. Bago pa man naging senador, naging PNP chief muna si Lacson bago pasukin ng politika. Si Lacson ay mayroong residential lot sa Silang, Cavite, dalawang security agency sa Sukat, Paranaque at sa Ortigas, Pasig Center. Mayroon rin itong investment sa iba't ibang negosyo. Pumapang-apat naman dito ang dati ring PNP chief na si Senador Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay presidential standard bearer ng PDP laban QC. Si Bato ay mayroon 34.4 milyong pisong net worth pero hindi inilabas ng senador kung saan at ano pa ang kanyang asset. Nakalista naman bilang pinakamahirap na presidential aspirant ay si VP Lenny Robredo na mayroong kabuang yaman na 11.9 milyon. Mayroong 95,000 share stock si Lenny sa Meralco, 8 home property sa Naga City, 4 na sasakyan at pamana mula sa kanyang pumanaw na nanay. Tumaas ang network ng Vice President matapos pumanaw ang kanyang ina na dating 3.5 milyong piso na ngayon ay nasa 11.9 milyong piso. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Kampo ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao, bakit nga ba wala pang senatorial lineup? Kilalanin ang nag-iisang pambato sa Senado ng Pacman at Yenza tandem. Nagbabalita si JP Palileo. Kung ang kusi-led faction ng PDP laban ay may kumpleto ng listahan ng mga senatoriables, ang kampo naman ng Pacquiao at Yenza tandem may nag-iisang senatorial slate sa ngayon, si Attorney Lutgardo Lutz Barbo. Nagtapos ng education sa Philippine Normal University, kumuha din si Atty. Barbo ng abogasya sa University of Santo Tomas at naging aktibong human rights lawyer noong pre-martial law era. Inatasan bilang OIC Vice Governor ng Eastern Samar ni dating Pangulong Corazon Aquino at dinaglaon naging gobernador naman noong 1987 sa naturang lalawigan. Isa si Atty. Barbo sa mga aktibong nag-ayos ng local government code ng bansa. Ang dating Chief of Staff ni na Senador Aquilino at Coco Pimentel ay nagturo din sa UP College of Public Administration and Governance, Ateneo School of Government at naging profesor at presidente din ng Philippine Normal University at Taguig University. Nang tanungin si Attorney Barbo kung bakit wala pang senatorial slate ang Pacquiao at Yenza tandem, ito ang kanyang ibinahagi. Binigyan namin siya ng permission na siya ang pumili ng kanyang katandem na pili niya na si Lito Quinciano. At saka ako, tapos tinitingnan namin kung sino na ang napili niya. Pero sa ngayon, baka hindi na yata dahil tapos na ang filing ng Certificate of Candidacies. At chances are, baka mayroong mga adoption. May adapt or substitution, something to that effect. Para sa Balitang A to Z, JP Palileo. Umabot na sa 13 katao ang namatay dahil sa bagyong Maring, habang ang pinsala naman ay nasa 700 million pesos na. Nagbabalita si Giselle Simon. Pumalo na sa 692 milyon ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa pananalasa ng bagyong Maring sa ilang bahagi ng Luzon. Sa tala ng Department of Agriculture, nasa 32,392 magsasaka ang naapektuhan para sa pananim ng palay at mais sa probinsya. Partikular na naitala ito sa 36,537 hektarya ng agricultural areas sa Region 1, Region 2, Region 3, Mimaropa, Caraga at Car. Maliban sa mga pananim, naitala rin ang pinsala sa sektor ng pangisdaan kung saan 115 mangingisda ang naapektuhan. Nananatili naman na nasa evacuation center ang 2,633 na katao. Sa ngayon, ay pahirapan pa rin ang komunikasyon sa nabanggit na mga lugar dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Umabot naman sa 13 katao ang namatay, 3 ang sugatan, 1 ang nawawala sa 8 pang biniberepika.
Sumampa naman sa 34,498 ang apektadong residente sa Bagyong Maring. Bagamat wala na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring, pinapalakas pa rin ito ang epekto ng hanging habagat. Samantala, namahagi ang Department of Social Welfare and Development Cordillera Administrative Region ang higit 20 million food packs. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Susunod, NCR magluluwag pa ng quarantine restrictions sa pagbaba nito sa Alert Level 3 simula October 16. At asosasyon ng mga supermarket sinabing hindi kaagad-agad magtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Abangan niyan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bumaba pa ng 1,000 ang naitalang bilang ng bagong kaso ng COVID-19. Pumatak lang ito sa 7,000, malayo na sa bilang ng mga nakaraang linggo. Mayroong ding gumaling na nasa 6,000 at nasawi na nasa 173. May natitira na lang na 82,000 na aktibong kaso. Inaprubahan na ng IATF ang pagbaba sa level 3 ng alert status ng NCR. Pero para sa medical experts, masyado pang maaga ang pagluluwag na ito. Nagbabalita si Billy Torres. Aprobado na ng Interagency Task Force ang pagbababa sa level 3 ng alert level status sa National Capital Region simula October 16 hanggang sa katapusan ng buwan. Base sa inisyal na ulat ng IATF, sa ilalim ng alert level 3, papayagan ng 30% operations para sa dining, barbershops, hair spas, nail spas, beauty salons at religious gatherings. Mananatiling bawal ang indoor visitor, indoor venues ng mga events at indoor recreational venues para sa ilang aktibidad. Una nang inihayag ng Department of the Interior and Local Government ang pagiging kumpiyansa sa nasabing hakbang, kapareho ng ilang Metro Manila mayors maging ng Okta Research Group. Ayon kay DILG Undersecretary Epemaco Densing, nasa 68% na lang o moderate ang ICU utilization rate sa NCR, habang nasa 50% na lang ang COVID bed utilization. Nasa 9,000 hanggang 10,000 kada araw ang naitatalang average cases sa nakalipas na 7 araw at bumaba na rin ang growth rate. So ito yung mga hudyat na pwede na ho tayong magbaba ng alert level from alert level 4 to alert level 3 starting October 16. May basehan tayo sa pagbababa at yung babasehan na yon ay nakikita na dun sa mga criteria or matrix nga na nabanggit mo para magbaba ng alert level. So ready na po ang ating National Capital Region. Taliwas naman dito ang reaksyon ng medical expert kung saan binigyang diin ni Dr. Ronjin Solante na maigi maghintay pa ng 2 linggo bago dumako sa pagbababa ng alert status. Two more weeks kasi alam mo, maski sabihin mo bang kumukonte or nagda-downtrend ang cases, no? But in the hospitals, we're still seeing cases, ha? And it's not a significant number of drop in the number of cases, no? And I think we still need to observe further, no? Sana hindi tayo nagmamadali na i-lower ang alert level. Kamakailan lang nang ihayag ng Private Hospitals Association of the Philippines ang pangamba na maparalisa ang mga ospital dahil sa dami ng mga nagre-resign na health workers. Nakikita natin, ano, may trend talaga na pababa, ano? Kasi right now, mga 8,000 plus, ano? Ngayon, we'll see until Friday kung talagang tuloy-tuloy yung pagbaba. Nakakatakot din na bigla-bigla tayong magluluwag ng ating mga restriction. Mababatid na sa Zamboanga City, naghihingalo na ang supply ng oxygen dahil sa pagsirit ng COVID-19 cases. So the cases here in Zamboanga is quite alarming. And so that is why we continue to appeal to our residents to really observe the minimum health protocols and to avoid social gatherings. Kasi alam naman po natin, dyan po natin talaga makukuha yung infection pag madami pong mga tao. Sinabi ng medical experts na pwede namang magbaba na, pero dapat munang matiyak na magtutuloy-tuloy ito. Samantala, sa nalalapit na undas, iginiit ng DILG na hindi papayagan ang pagpasok sa mga sementeryo. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.
Inihihirit ngayon ng isang kongresista na luwagan na ang travel restrictions sa mga turista habang supermarket associations hindi raw kaagad-agad magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Narito ang report. Isinusulong ngayon ni Representative Ronnie Ong na luwagan na ang travel requirements para sa mga fully vaccinated, mapalocal man o foreign tourists sa bansa. Bagamat unti-unti na nagbubukas ang tourist destination ay mahigpit at mahal pa rin ang travel requirements, kaya dahilan ng pagbagal ng pagbangon ng ekonomiya. Apila ni Ong sa IATF na alisin na ang quarantine at RT-PCR test requirement para sa mga bakunadong turista. Hirit pa nito na kailangan bakunadong tao lamang ang papayagan makapagbiyahe. Ang mga lugar na bubuksan para sa turismo ay nasa ilalim lamang ng MGCQ at GCQ. Naniniwala si Ong na handa na magbukas ang turismo sa bansa, ngunit kailangan pa rin matiyak ang mahigpit na pagbabantay. Inanunsyo ng Philippine Amalgamated Supermarket Association na hindi agad magpapatupad ng taas presyo sa mga bilihin. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na taas presyo ng petrolyo. Ayon kay Pag-asa President Stephen Kua na hindi pa naman ramdam ang epekto nito sa mga pamilihan. Binanggit din ni Kua na mahina pa ang demand dahil sa pandemya. Dagdag pa nito, posibleng mas maging matumal pa ang kanilang mga benta kung magpapatupad sila ng taas presyo. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Abangan sa showbiz, megastar Sharon Cuneta nagsalita na sa sabay na pagtakbo for vice president ng dalawang lalaking malapit sa buhay niya. Tutok lang dito pa rin sa balita A to Z. Megastar Sharon Cuneta naglabas na ng saloobin sa pagtakbo sa pagka-vice-presidente ng dalawang lalaki na malapit sa kanya at anak ni Vic Soto, all out ang support kay VP Lenny sa pagka-presidente. Ang balitang showbiz mula kay Damiel Kasi. Sa isang post, naglabas ng saloobin si megastar Sharon Cuneta sa pagtakbo sa pagka-vice-presidente ng dalawang lalaki na malapit sa kanya. Ang tiyuhin na si Senate President Tito Soto at asawang Senador Kiko Pangilinan. Anya, hindi niya alam kung ano ang nagawang mali para dumaan sa ganitong pagsubok. Panalangin ng megastar na pagkatapos ng sigalot na ito dahil sa pagkakaiba ng panig sa politika ay manumbalik ang pagmamahalan sa kanilang pamilya. Mensahe naman ng megastar sa asawa. To Kiko, I love you very, very much. You have the best heart. You're the best man I know. And whatever, wherever God takes you, I will surely be beside you. And wherever that takes us, I will still be beside you. You're my rock. And I hope that people can see that, that you would always put what's good for the country first before any personal ambition. Sa isang panayam naman, naglabas ng sama ng loob si Sara Soto sa naging desisyon ni Senator Kiko Pangilinan na labanan ng kanyang ama sa pagka-vice-presidente. Sa isang post din, nagpahayag ng suporta ang anak ng komedyanteng si Vic Soto na si Paulina Soto sa pagtakbo ni Vice President Lenny Robredo sa pagka-presidente sa darating na eleksyon. Nilinaw ni Soto na hindi obligasyon ni numan na suportahan ang isang kandidato dahil kamag-anak niya ito. Anya, ang kailangan gawin ay mag-focus kung ano ang kailangan ng bansa. Para sa balitang A to Z, Damiel Kaasi. May akda ng sikat na Harry Potter book series na si J.K. Rowling naglabas ng bagong libro. May temang Pasko ang children's book na The Christmas Pig. At ayon kay Rowling, inspired ito ng lockdown na naranasan dahil sa pandemya, pati na rin ng kanyang anak na si David na may mga laruang stuffed toy na baboy. Saktong-sakto po yan, pwede ring panregalong Pasko, lalo na at 73 days na lang, Merry Christmas na! Ang ating quote of the day ay mula sa isang award-winning business author, speaker at consultant na si Judith Bardwick. Ayon sa kanya, nawawala ang kredibilidad ng isang pinuno kapag may malaking pagkakaiba sa pagitan ng sinasabi nito kaysa sa kanyang ginagawa. Ang pagiging bukas, ang kaisipan, ang kailangan upang siya'y paniwalaan dahil ang pinunong may masasamang binabalak ang sisira upang siya'y hindi na pagkatiwalaan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga storyang may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z.
Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, magialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.